aiming for God's blessing. At ito po, or yung verses po, or yung salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa umagang ito, ay makikita po sa Luke 6 verses 20 to 26. So bago po natin simulan yung ating pinakapunto sa umaga na ito, gusto ko lang po nating maintindihan muna. Dito po tayo mag-focus sa verses na ito or sa chapter na ito, sa Luke 6, chapter 6. Ano? Ito po yung time na kung saan si Lord ay nag-start na mag-sermon siya, no? Mangaral. No, ito po yung first time na mangaral siya. Kasama po niya yung mga disciples, at hindi lang po yung mga disciples, kundi maraming tao po siyang kasama during that time. It's either sabihin na natin mga tagasunod niya, at yung iba ay basta pumunta lang doon dahil alam nila na si Lord ay may kapangyarihan na magpagaling. No? Gusto nila makinig. Ang ilan sa kanila doon ay parang may mga kritik din doon. Makikinig sila kung tama ba itong mga pinapangaral ni Lord or ganito-ganito. Yung iba naman, ang purpose nila doon is to be healed. No? To be healed. Tapos yung iba doon ay mga disciples. So yun po yung dapat natin munang iset, no? Kailangan nating maintindihan bago natin pag-aralan ito para at least kahit paano mas madali nating maintindihan yung mensahe ni Lord during that time na sinabi niya itong salita ng Panginoon ito. So, now, actually po sa binasa po natin na ito, medyo nag-struggle po ako ng konti ano, for this one, pero pasalamat kay Lord dahil pag ikaw ay nag-focus kay Lord and humingi ka ng tulong kay Lord, hindi ka binibigo ni Lord. No? Kung kailangan mo, kumbaga, yung truth na yan na galing kay Lord, syempre, ayaw din naman niyang itago yan sa atin. We just ask and we'll receive those messages. No? So, now, nakaranas po ba tayo na habang ikaw ay napropromote, lumalaki at lumalaki yung sahod mo, nare-realize mo sa sarili mo na parang nagiging dependent ka na. Independent ka. Tumataas sahod mo, ganito-ganito. Nung una, sa janti ka pa lang, ganito-ganito, marami kang kailangan, hindi mo mabili, marami kang ganitong bagay, hindi mo mapunan. Ang ginagawa natin as Christian is we always ask God, Lord, sakit na nararamdaman ko sa aking tagiliran. Lord, ano kaya ito? Please heal me, Panginoon. Kasi wala kang pampagamot. Wala kang papuntang check up. No? Wala kang ganito. So, we always ask God for that. At syempre, yun po yung gusto ni Lord. No? Kung wala ka, gusto ni Lord na kung saan tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil alam niya na, or kumbaga, yun kasi yung Kanyang sabihin natin, desire for us, no? Na lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. So, ngayon, dumating po sa punto na ganun, sa akin po ito, sa aking karanasan. Nung unang mga panahon na hindi pa ganun kasapat yung sahod ko, parati po akong umiiyak kay Lord. No, parati pong umiiyak sa Lord, kay Lord, sa mga pangailangan at kung ano na pa. Yung dumating po yung time na parang nandun na yung promotion, tumataas na yung sahod. Hindi naman sinasabi ko mataas na yung sahod ko. Kundi yung point na na-avail mo na yung mga gusto mong i-avail. No? Doon sa punto na yung dati nakakaranas ako ng mga naramdaman ko, nag-a-ask ako kay Lord, Lord help me, please heal me, something like that. Parati ako nakikipag-communicate kay Lord. Tapos, yung lately, napansin ko lang sa sarili ko, pag may nararamdaman ako, chinachat ko parati yung doktor. Dok, pwede ba magpa-appoint bukas? Dok, pwede ba maganito? Kasi alam ko sa sarili ko, kaya ko namang i-avail yung doctor's check-up, kaya ko namang bumili ng kamot, parang ganun. So, anong nangyayari? Nare-realize ko, actually habang pinag-aaralan ko yung salita ni Lord na ito, doon ko na-realize na ganun pala nangyayari sa akin. No? Ganun yung nangyayari sa akin. Bakit yung mga panahon na yun, wala pa po tayo sa main point ha. Pero don't worry po, dalawang page lang po yung dala ko. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ito masyadong mahaba. Dalawang page lang po ito, size lang po nito, font size ay 3.
Ayan. Sorry. No. So, na-realize ko na yung dati, napaka-dependent ko kay Lord, na halos lahat ng galaw ko kay Lord, lahat ng gagawin ko, decision ko kay Lord. Bakit ngayon na parang nandun na ako, promote na ako, tapos ganitong bagay, nawala na yung, hindi naman sa nawawala, kundi napabawasan. No? Ganun pa rin naman ako ngayon. No? I'm still dependent kay Lord, pero ang daming mga bagay na nawala sa akin dating hinihiling ko kay Lord. Dati kong sinusuko kay Lord, dati kong pinapanalangin, niluluhod kay Lord, yun yung mga nawawala. No? So, ngayon, kung kayo man ay isa sa mga nakakaranas nito, huwag po tayo mag-alala. Dahil ang Panginoon po ay parating mayroon siyang kasagutan, mayroon po siyang, kumbaga, siya yung, mayroon siyang, yung solution dun sa pinaka-problem natin or sa naranasan natin. No? So, ito po yung makikita natin sa verses na ito. Now, aiming for God's blessing. Aiming for God's blessing. Tandaan po natin na lahat po ng ating mga nararanasan ay consequences ng ating mga ginagawa. Tama po, di ba? Consequences ng ginagawa natin. Pag gumawa ka ng mabuti, ang ano nun, ang kapalit nun is kabutihan din. Tama, ano? But, tandaan niyo po, no? When we do everything with God's favor, and when you do or when you go somewhere, kung saan ka man pupunta, and you have God's protection, siguradong secured ka. Alam po natin yun. Now, if you want the Lord's favor and protection be upon you, you need to first stop relying on yourself. Stop relying on yourself. Hindi ko po sinasabi na you're relying for yourself. Pero sinasabi ko, pinapaalala lang ng salita ng ito na we need to stop relying on ourselves. Kasi nga sabi sa salita ng Panginoon, in everything you do, no, you always ask God for that. Dapat kailangan mong isama si Lord sa lahat ng mga ginagawa mo. So stop relying on yourself. Ito po ay makikita sa verses 24 and hanggang 26. Sabi dito, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full, for you shall hunger. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for so did their fathers to the false prophet. So ano to? Ano to mga bagay na to? Una, we should stop relying on our abundance. We should stop relying or don't rely on your abundance. Sabi, woe to you who are full. Woe to you who are full, for you shall hunger. No. Tandaan po natin ha, ang ano po nito, ano ba tawag doon, receptors, yung nagre-receive po ng message na ito ay yung disciples at yung mga ibang taong nandoon para makinig ng salita ni Lord at naghangad ng kagalingan. No? So pag sinabi niyang, woe to you who are full, ito yung mga tao na may kakayahan na bumili ng mga pagkain na gusto nila, hindi sila nagugutuman. No? Hindi sila nagugutuman. Ang nangyayari po kasi, during the time, we have the disciples and yung ibang tao. So ibig sabihin, combination po ito ng mga mayayaman at mahihirap na tao, yung nakikinig nung during the time na to. So, itong message na ito ay para doon sa mga may kakayahan na bumili. No? Hindi naman sinasabi natin na kasumpa-sumpa yung mga tao na ako, pag halimbawa gusto ko mag-Jollibee, na-Jollibee ako. Pero hindi naman ito para doon, yung message na ito. Yung sinabi dito na woe to you who are full, ito po yung mga tao na kung saan wala na silang time para kay Lord. Wala na silang time para kay Lord. Ano man tinutukoy kung wala na silang time para kay Lord? Kasi nga, they can buy whatever they need. Kaya na nilang supplyan yung pangangailangan nila. So ano mangyayari dito? No? So ano mangyayari dito? Ito yung mga tao or mayayaman na kung saan hindi kayang actually
mag-sacrifice ng food for the poor. Sila yung mga tao na hindi kayang magbahagi ng pera para mapakain yung mga outreach na ganito. No? Sila yon, yung tinutukoy dito during that time. Now, ano po yung nangyayari once na nasabi po ito? Woe to you who are full. Kasi nga, wala na silang time para pa magbigay or magsukli doon. Yung nangyayari po kasi, they are actually storing, no, nag-store sila ng treasures doon sa lupa, salip na sa earth. So, now, anong nangyayari? They rely on their abundance. So first, we need to stop relying on ourselves, no, by relying on our abundance. And the next would be to stop relying on your happiness. No? On your happiness. Woe to you who are full, for you shall hunger. Woe to you who laugh now. No? Who laugh now, for you shall mourn and weep. Asya nga pala, wait lang. Nakalimutan ko. On the last part pala, yung promise kasi doon ni Lord, no? During the, yes, doon sa don't rely on your abundance. Kaya sinabi doon that who are full, you shall hunger. Ito po yung tipong because yung reward na ma-receive sana nila during that time. Kasi ang promise ni Lord sa mga may hirap, na gutuman, if you are with God, no, when you are in the kingdom of God na, then you will not be hungry. Hindi ka na magugutuman. So yung mga tao na nagre-rely lamang doon sa kanilang kakayahan na magbili and they don't put God first on what they do, sila yung in future will be hungry. So next would be don't rely to your happiness. Sabi dito, woe to you who are full, for you shall hunger. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. No, mourn and weep. Ito yung mga tao, no, during that time kasi din, no, may mga tao kasama doon din sa sermon noon, yung mga tao na since they are able to buy the things that they do, sila yung mga nag-happy-happy. No, yan kasi yung term na, yun yung term na naiisip ko lang, no? Yung nag-happy-happy. Pag sinabi natin nag-happy-happy, they go always drink, naglalasing sila, and they parang ganun, ang dami nilang sinasabi. Nagsasabi sila ng mga masasamang bagay sa ibang tao, nangungutya sila, and yung parang, ano yung term na uso ngayon? Yung marites ba yun? Yung marites, no? Yung ganun, yung sila yung nangungutya at nag-ano ng mga ng ibang tao. They, yung mga disciples na nagsasalita ng mga tama or sabihin natin ng mga salita ng Panginoon, yung mga tao na ito, they are the ones that laughing on them. No, sila yung mga tao na nagla-laugh sa kanila. Dahil nga, meron silang mga false prophets, no, during that time na kung saan nagsasalita ng mga bagay na na kumbaga para na ayon lang sa kanila yung gustong pakinggan ng mga ano na yon, ng mga tao na yon, no, ng mga rich people na yon during that time, ha. So ano nangyayari kapag yung mga prophets na nagsalita at nag-rebuke sa kanila nung mga word, yung word of God mismo, tinatawanan nila and they laugh for that, no? So they will mourn and weep dahil in the future they will realize that yung mga tinatawanan nila, that is, or those are the persons that inutusan ng Panginoon para mag-deliver ng kanilang salita. Next, we need to stop relying on ourselves. We need to stop or don't rely on your acclaim. Sabi dito sa Word of God, woe to you when all men speak well of you, for so did their fathers to the false prophet. Katulad nga po ng sinabi ko noon, there are false prophets during that time na sila yung binabago nila yung salita ng Panginoon. No? O kaya ang ginagawa nila, binabasa lang nila yung mga bagay na applicable doon sa mga tao or sa mga congregations nila. Kaya ang nangyayari,
yung mga tao na sabihin na lang natin, yung mga tax collector noon, yung mga ganito. So yung mga word of God or yung mga salita na mga pinapangaral noon ng mga false prophet ay yung mga salita na kung saan magbe-benefit lang during that time. No, during that time. At ngayon, dahil ang tamis nila magsalita, maganda sila magsalita, yung mga tao, they speak well of them. They speak well of them. So woe to you when all men speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. So ito po yung sinasabi dito. Don't rely on your acclaims. Ito yung idea na ang dami nating achievements to the point na nagiging ano na tayo. Nagiging proud tayo. Nagiging ano na tayo na we believe that it is ourselves na gumawa na yan. Pero in reality, we can't do anything without God. No? So yun yung sinasabi dito na don't rely on your acclaims. Next! Ayan po. Don't rely on your riches. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are rich, for you have received your consolation. Naalala ko po, during the sermon din doon, salita ng ano, meron pong isang lumapit kay Lord, nagsabi sa kanya, Lord, ano pong kailangan ko para maligtas? Ano pong kailangan ko para maligtas? Sabi ni Lord, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung rich man. Ano pong ginawa ng rich man? Binenta ba niya yung kanyang ari-arian at sumunod kay Lord? Hindi po. No? Kaya nga sinabi ni Lord during that time, napakahirap sa isang mayaman to enter the kingdom of God. Yun yun. No? Pero, guys, I'm not saying na mayaman ka, mahihirapan kang pumasok sa church, sa kingdom of God or sa heaven. Kasi nga, no, if you have riches, you will stop relying on any other things. You will stop relying especially on God. Tama, no? Tama po ba? Katulad nga sinabi ko kanina, kapag ang dami mong pera, actually, you don't need God. Yun yung pinaka-common na nangyayari. No, you stop relying on God. Kasi nga, you are able to do those things na rin. You are able to buy those things. No, kaya they don't rely on God. Pero purihin po tayo, purihin po ang Panginoon dahil, syempre, hindi naman po actually ang kayamanan ay sagabal para pumunta sa langit. Actually, hindi po tayo pinapahintulutan ni Lord na maging mayaman because our Lord is rich and abundant. Ang gusto lang po doon is we don't need to rely on our riches. Dahil if you rely too much on your riches, then, anong nangyayari po dito, you rely much on your money. At ayaw po ni Lord yun. Dahil the love of money is, yes, the root of all evil. So yun po yung reminder dito sa sinasabi na ito. No? It's a blessing to be rich. And it is also a blessing to be poor. Tama, ano? Kasi, alam nyo po kasi, ito po kasi yung nakakalungkot during that time, no, sa Old Testament.
Kapag poor ka during the time, ibig sabihin, hindi ka pinagpala ni Lord. Yun po yung pananaw nila. No? Hindi na mga tagasunod ni Lord, ha? Nung pananaw, noong unang panahon na yun. If you are not rich, then you are not being blessed by Lord. Kasi nga, they believe, especially ng mga Pharisees, na pag mayaman ka, ibig sabihin, pinagpala ka ni Lord. Blessed ka ni Lord. So yun yung sinasabi nila. Kaya nga nagsalita si Lord nito, pinangaral niya ito, para mabali yung paniniwala na yun noon. So, we need to stop relying on ourselves. No? So if you want the Lord's favor and protection be upon you, you need to, next slide po, you need to stop relying on yourself and next, start depending on God's promises. We need to stop relying on ourselves, on yourselves, and start depending on God's promises. Sabi dito, then he lifted up his eyes toward his disciples and said, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you and revile you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice in that day and live for joy. For indeed your reward is great in heaven. For in like manner their fathers did to the prophets. Ano ba ito? First, you need to depend on His promise of satisfaction. No? Yung ating una. In start depending on God's promises, ano yun? Una, you need to depend on His promise of satisfaction. Yan po ay makikita sa verse 21b. Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. For you shall be filled. Now, tandaan po natin ha, ang verse na ito ay nag-start doon sa sinabi niya, then he lifted up his eyes towards his disciples. Ibig sabihin, itong mga message na ito ay naka-address doon sa mga disciples niya, sa mga tagasunod po niya noon, ha? During that time, no? Sa mga disciples niya like in Apostle Paul, no? Peter. And then sabi niya, blessed are you who hunger now. Dahil alam ni Lord na yung mga disciples na ito, sila yung iniwan yung kanilang mga trabaho, iniwan yung kanilang mga pamilya para sumunod kay Lord. So, ibig sabihin, sila yung mga disciples na nakakaranas ng hunger. Nakakaranas ng hunger. So, yung time na yon na naranasan nila yung hunger, sabi ni Lord, nagbitaw siya ng promise, blessed. Blessed. No, blessed. Pag sinabing blessed, tapos na. No, pinagpala niya. Ibig sabihin, alam ni Lord yung kanyang sinasabi. Alam ni Lord na sila'y blessed. Dahil nakikita niya, no? Nakikita niya in future na yun talaga yung mangyayari. So, blessed are you who hunger now, for you shall be filled. You shall be filled. Now, pag sinabi natin you shall be filled, sa kanila pong sitwasyon, no, during the time, no, sa mga disciples, ito po yung pagkakataon na kung saan hindi na po sila makakaranas ng or makakaramdam ng hunger. No, ito na po yung time na hindi po sila makakaranas po or makakaramdam ng hunger, nung kagutuman. No. So the promise of God is satisfaction for them. Kasi nga pag nasa langit tayo, pag we are in heaven, no, dito sa earth, may mga tribulations tayong naranasan, may mga naranasan tayong gutom or kung ano naman. But in heaven, we have this satisfaction. We will be filled at hindi na tayo makakaranas pa ng kagutuman. So ito yung promise ni Lord. We need to set our eyes on this promise that we must depend on His promise of satisfaction. The next would be to depend on His promise of joy.
to depend on His promise of joy. Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. For you shall laugh. Now, magkakaiba man ang mga interpretations or mga ginagamit na mga terminologies sa iba-iba mga versions ng Bible. But sabi dito, blessed are you who weep now. Kasi nga, yung mga disciples, sila yung mga nakakaranas ng persecutions. No? Sila yung mga nakakaranas ng persecutions during the time na kanilang pinaparangaral yung mga salita ng, ang salita ng Panginoon. No? So, if ever man na nakakaranas tayo ng ganito, ang promise ni Lord, there is joy. There is a promise of joy. Yung lahat ng mga paghihirap na naranasan natin dito, lahat ng mga luha na atin mga binuhos, there is always a reward in heaven, and that would be the joy na ating maranasan doon. Dahil pagdating sa langit, wala nang kapighatian, puro na kasaganaan at kasiyahan. Now, ano pa ba itong promise ni Lord na makikita natin sa verse na ito? The third would be, we must depend on His promise of reward. Of His reward. Blessed are you when men hate you and when they exclude you and revile you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake, for God's sake, for Jesus' sake. Rejoice in that day and live for joy, for indeed your reward is great in heaven. For in like manner their fathers did to the prophets. So Old Testament, the prophets also experienced itong mga persecutions na ito. Ang dami mga sinasabi sa kanila. Nilalait sila, binabato, binubugbog, at kung ano-ano pa. Ang sabi ni Lord, ang hirap, no? Ang sabi dito ni Lord, rejoice in that day and live for joy. Diba, yung binabato ka, sinasabihan ka ng mga sakit na salita dahil you're preaching God. No? I mean, sa sitwasyon ni ano, sitwasyon ng mga disciples, no? Kung masusubaybayan po natin, alam niyo po, ang mga naranasan po ng mga disciples ay talagang tragic. Napaka-tragic po talaga. If you read the Word of God, mababasa po natin doon, especially yung kung paano sila mamatay, yung mga ganun po, ano. So, very tragic po. Pero ang sabi ni Lord, rejoice on that day. Because your reward is great in heaven. Because your reward is great in heaven. Kaya nga yung mga disciples, kung mapapansin ninyo, during the time na sila ay mamamatay na, they still preach the Word of God. They still preach the truth. Kasi nga, they know that the reward in heaven is great. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng persecution, especially sa ating family, ito yung pinakamasakit eh. Ito yung pinakamasakit, no? Sa amin kasi, sa family namin, talagang pinanganak na kami or pinanganak kami as sa Foursquare na. No, nasa Foursquare na. Now, di ko naman sinasabi na, I mean, Foursquare ay inaano yung church na. I mean, pinanganak kami na we both have the same beliefs. Yun yung right term, no? Yun yung right term. Hindi ko inaano lang na specific for Foursquare. Na we have the same belief. Ang masakit po kasi is kapag ikaw ay nasa isang pamamahay na magkakaiba ang belief nyo. No? Yung time na kung saan you reach out for them and nire-reject ka, tapos sinasabihin ka na masama sa mga friends mo, circle of friends mo, ganito, ganito, ang hirap mag-share, ang sakit ng mga sinasabi nila, mga salita, ay, hindi naman totoo yan, ay, ganito, ganito, hanggang sa point na iniiwasan ka na nila. No? Kasi nga, alam nila na kapag kasama ka nila, you will always, kumbaga sa bunganga mo, parating always maglalabas yung salita ng Diyos. Parating nandun si Lord.
No? So, anong nangyayari? Masakit. Pero don't worry po. No? Huwag po tayo mag-alala dahil ang promise po ni Lord, there is a great reward. No? Kung sakaling nararanasan po natin ito. Ibig sabihin, magalak ka kung mas nakaka-experience ka ng persecution kaysa ibang tao. Because of Jesus Christ. Dahil, sabi ni Lord, there is a great reward in heaven. And ito na po, yung panghuli na po. This will be the last. No? We need to start depending on God's promises. Ano yung last na promise na yon? We need to depend on His promise of riches. Promise of riches. Ibig sabihin, kung kanina, yung riches na yon na tinutukoy is yung riches natin dito sa lupa, nag-iimpok tayo ng riches. Ito po yung sinasabi niya na riches ay tumutukoy sa riches in heaven. Sabi po, then he lifted up his eyes towards his disciples and said, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Okay. Hindi po ibig sabihin ito na dahil binanggit po ang poor, ay hindi po blessed ang rich. No? I mean, during that time po kasi, during that time sa disciples, sa sermon na yun, no? Yun pa si yung first na nag-sermon si Lord, no, regarding dito sa kingdom of God. Kaya sinabi niya, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Bakit? Kasi nga, if you are poor, no, and you believe in God, ang mangyayari po, ang pinaka-tendency po nito, you will depend on God. You will depend on God. So, ibig sabihin, halos lahat ng mga gagawin mo, you will include God on it. You will ask God for everything na yung gagawin. No? And since you have that, then yours is the kingdom of God. When you rely on Jesus, when you put God first in everything you do, nag-i-store po tayo ng treasures sa langit. Ito po ay mga salita na binanggit ni Lord. Nagdi-declare siya ng blessing. Hindi po ito salita na kung saan noon lang, kundi ito be blessing na kung saan. Tandaan po natin, ang salita po ng Panginoon ay hindi po siya nagmamaliw. Hindi po siya nawawala. Hindi po siya noon lang. Sinabi niya noon lang na yun ay effective noon. Dahil alam po natin, no, hindi ko po ito makakalimutan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So every words po na kanyang binitawan sa kanyang mga salita, they are still powerful hanggang ngayon. And syempre po, ang mga salita na ito ay naka-direct po, no, dun sa mga disciples ni Lord. But the good thing po, hindi lang po yung salita na ito applicable para sa mga disciples, but rather, ito po ay applicable sa atin as the children of God and followers of God. So tatandaan po natin, if we are aiming for God's blessing, guys, no, or if you want the Lord's favor and protection be upon you, you need to stop relying on yourself and you need to start depending on God's promises.